Praise the Lord, sang mapagpalang umaga po sa bawat isang mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon, yung pinaka-the best na palakpak po sa ating pong Diyos. Hallelujah. At ako po ay nagagalak at natutuwa at very thankful sapagkat ako po ay nabigyan niyo ng pagkakataon na makapagbahagi po ng salita po ng Diyos sa ating pong online worship dito po sa UAE. Salamat po sa Diyos at sa umaga po na ito ay ready na po ba ang ating mga puso na makapag-aral ng salita po ng Diyos? Are we ready? Pwede bang tanungin mo po yung katabi mo? Pwede bang sabihin na kapatid, ready ka na ba? Right? Kung meron po kayong katabi. Nawa po ang bawat isa ay handa na talagang very eager na mapakinggan na po ang salita po ng Diyos sa umaga po na ito. And this morning, ang pag-aaralan po natin ay pinamagatan po nating bow or burn. Ulitin ko po, bow or burn. At ang tema po ay standing firm in faith. So pagtayo ng matatag sa ating pong pananampalataya. And ang ating pong text ay makikita po natin dito in Daniel chapter 3 verses 8 hanggang 18. Daniel chapter 3 verse 8 to 18, sabi po dito ay basahin po natin sabay-sabay. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, "Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento." In verse 11, "At sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon." Hindi po sumusunod sa utos nyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong ilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Nakita po natin. In verse 13, nagalit si Haring Sir nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi," sabi niya, "kung hindi ihahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" In verse 16, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo, kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan." And in verse 18, "Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo." Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Amang Diyos, marami pong salamat sa mga salita mo na aming pong nabasa ngayong umaga po na ito. Lord, ito pong pag-aaral po na ito ng inyong mga salita. Dalangin ko po, Lord, na patuloy niyo po kaming samahan at pahiramin ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo upang lubos po naming maunawaan ang iyong mga salita at magsanhi po nawa ito pong mga aral po na ito na aming pag-aaralan sa paglagong espiritual po namin, Panginoon, sa iyo. Lord, as we move forward towards you, O Lord, dalangin ko po, O Diyos, na magamit po ito ng mga salita na ito, Panginoon, to equip us, Lord, upang i-ready, Panginoon, kami sa lahat ng mga pagsubok na daranasin po ng aming pong pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Lord, palakasin niyo po kami, tulungan niyo po kami, Lord, na kami po ay tindigan,
tayuan at panghawakan po namin ang pananampalataya na tinanggap po namin, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isang kabahagi sa gawain po na ito. Patuloy po, Lord. Kumilos ka, mangusap ka. Lord, hindi po kami sama-sama ngayon. Layo-layo po kami, Panginoon. Ngunit pinagkaisa niyo po kami, Panginoon, upang sumamba at magpuri at makinig ng iyong salita sa umaga po na ito. We thank you, O Lord. We thank you sa lahat ng mga biyaya at goodness mo sa aming pong mga buhay na lagi niyo pong pinagpapala, Panginoon, sa amin. Holy Spirit, kumilos ka, Panginoon, sa amin sa umaga po na ito. We thank you, O God. We glorify your name. In Jesus' mighty name, lahat po tayo magsabi ng amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, title po natin is Bow or Burn, Standing Firm in Faith. Tayuan natin ng matatag ang ating pong pananampalataya. Alam niyo po, as we move forward, di ba, meron po tayong tema ngayon, yung moving forward. As we moving forward towards to God, alam niyo po, along the way, habang binabaybay po natin yung direksyon patungo po sa ating Panginoon, sa paglapit sa ating pong Diyos, talagang along the way, marami pong mga ma-encounter po tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kung saan talagang itetest ang ating pananampalataya, itetest ang ating loyalty, itetest po yung ating pong commitment sa ating pong Diyos. Amen? Talagang habang tayo po ay lumalapit sa ating pong Diyos, habang tayo po ay nag-move forward patungo sa kaharian po ng ating Panginoon, alam niyo po si Satan talaga magdo-double time yan, magti-triple time yan just to bother us na huwag po tayong makarating sa ating pong patutunguhan. Amen po ba? Itetest ang ating commitment, itetest ang ating character, itetest ang ating pagmamahal sa Diyos. Ano? Ang ating pananampalataya, even our loyalty and faithfulness sa ating pong Diyos. Amen? Ito po ay hindi po ito pananakot. Ito pong pag-aaral po natin ito. Ito po ay para po i-ready tayo to equip us na kapag nakasalubong po natin along the way yung mga pagsubok at mga trials and testing sa ating pananampalataya, alam mo sa sarili mo, ready ka. At talagang tatayuan mo ng matindi yung pananampalataya mo sa ating pong Diyos. Pwede bang pakisabi mo sa katabi mo, tayuan mo kapatid ang pananampalataya mo sa Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Ano? Naalala ko po nung ako po ay kabataan, teenager, way back 2010. Ito po yung isa sa pinakamatinding turnaround sa buhay ko. Nung ako po ay umaattend na po ako ng church noon sa lugar po namin sa Kalumpit. Umaattend na po ako ng church. Inaya po kami na mag-youth camp. No? 2010 po yun. Ako po ay ano pa lang po nun, 16 or 17 years old pa lamang po ako. At nung sa pangalawang araw po namin, 3 days po kasi yun, sa pangalawang araw po namin, meron po dun activity na tinatawag po namin na faith walk. Meron po dun activity sa youth camp na tinatawag po namin faith walk. Yung pinaka-goal ng faith walk po na iyon ay lahat po kasi kami doon, mga naka-blindfold. Talagang maraming, hindi po namin alam kung ano po yung nangyayari because kami pong lahat ay naka-blindfold. Siyempre, bawal kang mandaya kasi Kristiyano ka eh. Di ba? Kailangan, kung pwede, pumikit ka para hindi mo talaga, para makuha mo talaga yung laro, yung game. So, meron po kaming hawak na bato at yung bato po na ito ay nagsisimbolize po ng aming pananampalataya. Yung bato. Now, yung pinaka mechanics po is matapos po namin yung lahat ng mga obstacles na pagdaraanan po namin, matapos po namin yung hanggang finish line nang hindi po naaagaw sa amin yung bato. Yun po yung mechanics eh. Ang dami, meron po kaming pinakakagat kami sa mga langgam, meron doon iba't ibang mga testings, may mga ini-slide kami, gumagapang kami po sa putik. Basta, meron din po dun mga kasabwat na para po silang mga demon na inaagaw pilit sa iyo yung bato. Pero wag mong
huwag mong ibibigay yung bato mo. Iyon po yung pinaka-mechanics. Hanggang sa matapos mo, nahawak mo yung bato. Now, iyon po yung pinaka-naging turnaround sa buhay ko sapagkat hanggang ngayon natatandaan ko po yun. Kasi po, that time, talagang sinurrender ko po yung buhay ko sa ating Panginoon. At sabi ko, ako po ay maglilingkod sa ating pong Diyos. So, na-share ko lamang po. Kasi yung bato na meron po tayo, wag po nating ibibigay sa kaaway habang patungo po tayo doon sa ating pong Diyos. Maraming mga Satan, maraming mga gawa ng kaaway na pilit aagawin yung bato natin, yung pananampalataya natin. Amen? Nakukuha po ba natin? Maraming mga tactics ni Satan na kukunin yung bato mo. Pero ang main goal mo, matapos mo yung finish line nang hindi na aagaw sa iyo yung pananampalataya mo. So na-share ko lamang po 'yon. Kung minsan nga po, 'di ba? Kung kailan we totally surrendered ourselves to God, doon pa tayo talagang sinusubok ng Diyos. Doon pa talagang maraming mga trials and temptations and testing ang dumarating sa ating mga buhay. Tama? Naalala ko po dati nung ako po ay manginginom pa nung kabataan ko po. Sabi ko, hindi na ako iinom. Ito na po yung aking turning point. Sabi ko, hindi na ako. Kung kailan nag-decide ako sa buhay ko na ako hindi na ako iinom ng alak eh. Sabi ko, doon maraming mga kaibigan ko yung nag-aaya sa akin na uminom. At talagang tinetest ka. Amen? Hinahainan ka ng sisig, ng kung ano-anong pulutan para lamang makuha ka nilang ulit. Ganon si Satan, maraming ibibigay sa atin para po makuha yung ating pananampalataya. But the best thing is kailangan tayuan at tindigan po natin yung pananampalataya na tinanggap po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? And this morning, pag-uusapan natin ang istorya ng pananagumpay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Amen? Pag-aaralan po natin yung buhay ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego at kung paanong ang tatlong kalalakihan na ito ay naging tapat sa kanilang pananampalataya at kung paano nila tinayuan ang kanilang pananampalataya sa harap ng naglalagablab na pugon. Di ba? As we see, even in life and death situation, nandoon sila sa point ng life and death situation. Di ba? Ang utos sa kanila, lumuhod. Simple lang. Once you na ikaw ay lumuhod, mabubuhay ka. Di ba? Pero once na ikaw ay tinayuan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos at hindi ka lumuhod sa Diyos-Diyosan, ay ang nag-aabang sa iyo ay yung naglalagablab na pugon. Ano? Pero ano po ang kanilang ginawa? They stood firm in faith. Tinayuan nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos at hindi sila lumuhod sa Diyos-Diyosan na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Now, the question is, kung tayo kaya ang nasa kanilang sitwasyon? Amen? Kung tayo kaya ang nasa kanilang sitwasyon, ano ang gagawin natin? Ano po ang gagawin natin? Are we giving up our faith? Or willingly burn for God's glory? Tatitindigan mo ba kung ikaw ang nasa sitwasyon nila ang iyong pananampalataya? Tatayuan mo ba ang iyong pananampalataya mo? O willing ka na ikaw ay ma-burn doon sa pugon para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo, makikita po natin sa pag-aaral po natin dito, marami pang mga pagsubok yung ating pong pagdadaanan. Pero tingnan po natin, balikan po natin yung istorya. Merong apat na letter C na mahalagang eksena na makikita natin sa istoryang ito. Number one na letter C is yung the challenge they face. Amen? The challenge they face. In Daniel chapter 3 verse 12, ang sabi po dito ay, hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia, hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa niyong rebultong ginto. Ano? Talagang sinubok. Ano?
meron talagang malaking challenge na sa kanilang pananampalataya at that time. Amen? Nakukuha po ba natin? Meron silang mga malalaking pananampalataya. Talagang nasubok sila. Sinubok yung kanilang commitment at pagmamahal sa ating pong Diyos. Ano-ano bang mga pagsubok yung kanilang pinagdaanan? Number one is yung the people around them. Yung mga tao na nakapaligid sa kanila. Amen? Ano ang sabi? Sinumbong sila. Mga nag-ano sila eh, nag-chismis, nag-marites sila. Alam niyo ba yung marites? Talagang nag-chismis. Marites po dito, uso po yun. Sa, ang tawag po dun ay, mare, ano ang latest? Parang ganon. Maraming po dito. Sinubok po na. The people around them, yung mga taong nakapaligid sa kanila. Ichinismis sila sa hari. Ano? Ichinismis po sila sa hari nung mga taong nakapaligid sa kanila. Sinumbong sila. Pagdadaanan ng ating pananampalataya is yung mga taong nakapaligid po sa atin. Amen? The people around us. Iyan yung mga susubok sa pananampalataya po natin. Amen? Nandyan yung kapitbahay mo. Nandyan yung mga katrabaho mo. Diba? Nandyan yung mga kapitbahay, katrabaho, mga kaibigan mo. Ano, talagang susubukin yung pananampalataya mo. Amen? Sasabihin sa'yo, oh Brad, tagay ka na. Di ba? Talagang i-challenge ka nila. Sino pa? Si King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar. Iyon po yung pangalawa sa kanilang challenge. Ano? Yung si King Nebuchadnezzar, alam niyo po, pinagtitiwalaan po sila ni King Nebuchadnezzar. Ito pong si Shadrach, si Meshach at Abednego. Malaki ang pagtingin ni Haring Nebuchadnezzar sa tatlo po ng kalalakihan po na ito. Ano ang sinisimbolize nito ni King Nebuchadnezzar sa buhay natin? Kadalasan yung family po natin. Totoo po yan? Ano? Kung minsan yung family po natin, iyan yung number one na susubok sa pananampalataya po natin. Totoo po 'yan. Amen. Naranasan po ba natin 'yan? Yung kunwari nakasagot ka sa magulang mo, example. Sasabihin sa iyo ng kapatid mo, "Hoy, yung ba natututunan niyo sa church?" 'Di ba? Yung kunwari nandoon ka sa loob ng tahanan, namamahinga ka tapos inutusan ka ng nanay mo, hindi ka nakasunod. 'Di ba? Hindi ka nakasunod, ay sasabihin sa'yo, yan ba ang tinuturo sa'yo ng pastor mo? Di ba? Amen po ba? Hindi ka lang nakasunod ng konti dahil namamahinga ka. Amen? Kadalasan, malaking testing ang sa pananampalataya po natin, yung family po natin. Amen? Sino po nakaka-relate? Taas po ang kamay. Nakaka-relate po ba dito? Di ba? Yung hindi ka lang nakasunod sa tatay mo, kawawa naman yung pastor. Meron bang pastor na magtuturo na huwag sumunod sa magulang? Sasabihin pa ng magulang, iyan bang natututunan mo sa church? Di ba? Simula nung nag-born again ka, di ba? Talagang yung mga tao na nasa loob po natin, yung mga malalapit po sa atin, iyan po, isa po yan sa mga challenge sa pananampalataya po natin. Amen? And number three, yung a burning fiery furnace. Diba? Ito po yung pangatlo. A burning fiery furnace. At ang matindi po dito, hindi lang siya basta fiery furnace. Sabi po dito ay 7 times more than it was usually heated. 7 beses na pinainit.
Ito po yung isa sa susubok sa kanilang pananampalataya, life and death situation. Amen? Life and death situation. Kung i-give up mo ba ang iyong pananampalataya? Di ba? Kung i-give up mo ba ang iyong pananampalataya para lamang ikaw ay mabuhay? Alam, ano po yung mga burning fiery furnace na sinisimbol po na ito? Ito po yung mga gawa ni Satan sa buhay po natin. Amen? Yung meron kang minamahal, di ba? Eh hindi nakakilala sa ating Panginoon. Anong pipiliin mo? Eh mahal na mahal mo. Eh hindi siya Kristiyano eh. Hindi siya mananampalataya ng Diyos. Cha-challenge yung faith mo. Si Lord o itong tao na ito? Yan yung mga ganyan po mga sitwasyon sa buhay po natin. Alam ko po dyan sa bandang Middle East, meron pong ganyan eh. Yung i-give up mo yung faith mo at magko-convert ka sa Muslim, meron po dyan dati sa bandang Middle East, i-give up mo yung faith mo and willing ka magpa-convert sa pagiging Muslim para makakuha ka ng isang magandang trabaho. May kilala po ako ganyan. Meron po ako kakilala. Lumapit po sa amin at nanghingi po ng tulong. Ano po, pamilyadong tao po siya. Kristiyanong mananampalataya po siya. Amen? And then, andun po siya ngayon. Diyan din po sa Middle East. Meron pong nag-o-offer sa kanya na magpakasal sa Muslim, pero pamilyadong tao po siya dito sa Pilipinas. Ino-offeran po siya na magpakasal sa Muslim para upang sa gayon, magkaroon siya ng mas magaganda pang trabaho. Ayan yung mga ganyan po, yung mga burning fiery furnace sa buhay po natin. Ano? Para sa magandang trabaho, i-give up mo ba yung faith mo sa ating pong Diyos? Amen? Para sa magandang career, i-give up mo ba yung pananampalataya mo sa ating Panginoon? O nandun sa kaisipan mo na kahit mawalan ka ng magandang career, na kahit maikli lang, maliit lang yung sahod mo, basta ikaw magiging tapat ka sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. What we will choose? Ano ang pipiliin po natin? Bow or burn? Amen? Iyan po yung mga challenge na pinagdaanan po ni Meshach at ni Abednego. Amen? Na sa buhay po natin, marami po tayong pagdadaanan na mga ganyang pagsubok. Amen. Hindi man po tayo, hindi man kagaya nila na tayo po ay ihahagis sa pugon, na naglalagablab na pugon. Pero may iba na ipapain si Satan para po makuha po niya yung pananampalataya po natin. But we all need to do is yung tayuan po natin ang pananampalataya po natin sa ating Diyos. Number two, the compromise they refuse. Una, the challenge they face. Pangalawa, the compromise they refuse. In Daniel chapter 3 verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Sabi niya, sige, sunugin mo kami, Haring Nebuchadnezzar. Pero kahit kailanman, hindi kami maglilingkod, hindi kami luluhod at sasamba sa mga Diyos mo at sa ribultong ginto na ipinagawa mo. Ano yung compromise they refuse? Alam niyo, pwede naman po sila eh. Itong si Shadrach, si Meshach at si Abednego, pwede naman silang makiluhod eh. Hello? Pwede naman silang makiluhod eh. Ay, luluhod lang naman tayo, Brad, Shadrach, Meshach, luluhod lang naman tayo eh. Pero huwag tayo talagang sasamba, magpakita lang tayo na luluhod tayo. Pero hindi po nila sinungkit yung pagkakataon na yung kanilang pananampalataya ay makompromiso. Amen? Nakukuha po ba natin yung idea? Pwede naman silang makiluhod, kunwari nakikidasal sila doon sa ribultong ginto. Pero ang totoo, nananampalataya sila sa Diyos. Minsan may mga tao ganyan ang katwiran eh. Hello? Nakakuha natin? May mga tao, may mga ganyan ng katwira. Amen? Na ilalagay ang kanilang pananampalataya sa kompromiso.
Kunwari, inaya sila, Brad, tara, inom tayo. Sabi niya, Brad, inom tayo. Wala namang, hindi naman malalaman ni pastor eh. Hindi naman malalaman ni brother mo, ni sister mo eh. Tama? Eh ikaw, ay oo nga. Amen? Sama na nga ako. Makikisama lang ako, pero Brad, hindi ako tatagay ah. Diba? May mga ganun eh. Brad, hindi ako tatagay ah. Makikipulutan lang ako ah. Pero later on, along the way, habang nandoon ka sa sitwasyon na iyon, hindi natin namamalayan na tayo po pala ay nakukompromiso na. Amen? Pwede naman eh. Pwede naman tayong makisama eh. May nakatwiran po natin yan, di ba? Pero lagi po natin tatandaan ito mga kapatid. Kapag naglaro ka ng apoy, laging may tendency na ikaw ay mapasok. Amen? Kapag sumama ka sa kasalanan, may tendency na ikaw ay magkasala. Pero tingnan nyo po, si Shadrach, si Meshach at Abednego, hindi nila binigyan kahit na maliit na pagkakataon si Satan para yung kanilang pananampalataya ay maagaw ni Satan. Hindi sila nakipagkompromiso ng konti. Amen? Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Satan. Alam niyo po kasi si Satan, kapag kinuha niya at ibinigay mo yung daliri mo, ang kukunin niya sa iyo yung buong braso mo. Kapag nakuha niya yung buong braso mo, ang gusto niyang makuha yung buong katawan mo. Nagsisimula siya lagi sa maliit. At kapag nakuha ka sa maliit, makukuha at matatangay ka ni Satan. Pero itong si Shadrach, si Meshach at Abednego, maliit pa lamang, hindi po nila binigyan ng pagkakataon si Satan. Ano po ang sabi niya? Sabi niya, yung kanilang ginawa, sabi niya, sige, sunugin niyo kami. Sabi ni Shadrach, ni Meshach at Abednego. Ngunit hindi kami maglilingkod sa inyong Diyos. Amen? Huwag na po nating hayaan na tayo po sa maliit na bagay makompromiso agad ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hanggat kaya po nating iwasan, iwasan po natin. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. They stand firm in their faith. They remain faithful and committed sa ating pong Diyos. Ano? Hindi nila binigyan ng pagkakataon na makagawa si Satan ng maliit na bagay sa kanilang pananampalataya. Handa silang mamatay, tayuan lamang po nila ang kanilang pananampalataya sa ating Diyos. Sana ganun po tayo. Magkaroon po tayo ng heart, ng mind, and attitude dito pong si Shadrach, ni Meshach at Abednego. Number three, the confidence they possess. Pangatlong C, the confidence they possess. In Daniel chapter 3, verse 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Look at their confidence. Ano? Handa silang mamatay para sa ating pong Diyos. Sapagkat alam po nila na ang kanilang pananampalataya sa Panginoon ay hindi pababayaan ng Diyos at ililigtas sila ng ating Panginoon. Amen? Ano po ang goal nila? Tayo po. Ano yung goal natin as we move forward? Di ba ang goal natin mapalapit tayo sa ating pong Diyos? Tama po ba? Di ba iyon ang goal natin na tayo ay mapalapit sa ating pong Panginoon? Iyon ang goal ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego na sila po ay mapalapit sa ating Panginoon. Ngayon, kung sila ay mamamatay, praise God. Bakit? Makakapiling na nila ang ating Panginoon. Mas napadali yung kanilang goal na mapalapit sa ating Panginoon. Amen? Napalapit. Kung sila man ay mamamatay. Di ba? Mas napadali yung kanilang trabaho na mapalapit sa ating pong Panginoon. Sapagkat kapag namatay sila, kasakapiling na nila ang ating Panginoon. Kasi mananampalataya sila ng Diyos eh. Amen? Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Sabi niya, "For to me to live is for Christ and to die is gain. He is also willing to die para po sa pananampalataya niya sa ating Panginoon. Ngayon, kung mabuhay ako, sabi ni Apostol Pablo, salamat, praise the Lord, binigyan pa ako ng buhay. Ngayon, kung mamamatay ako,
pakinabang. Bakit? Kasi makakapiling ko na ang Diyos. Amen? Look at the confidence na meron po si Shadrach, si Meshach at Abednego. Naniniwala sila, malakas ang kanilang kumpiyansa sapagkat alam nila na ililigtas sila ng ating pong Diyos. At kung hindi man sila iligtas ng ating pong Diyos, praise God, iyon ang nasa kanilang isip. Amen. Ang mahalaga sa kanila, tinayuan nila ng matatag ang kanilang pananampalataya sa ating pong Diyos. Amen. Ito po yung importante sa buhay natin, na tayo po, tayuan natin ang pananampalataya po natin. And magkaroon po tayo ng kumpiyansa at confidence sa ating mga sarili na sa pagtayo po natin sa ating pananampalataya, as we move forward sa ating pong Diyos, hindi tayo iiwan at pababayaan ng ating Diyos. Amen? Ano kung mawalan ako ng trabaho ng dahil sa pananampalataya ko sa Diyos? Hindi ako pababayaan ng Diyos. Di ba? Dapat magkaroon po tayo ng ganitong mga kaisipan. Amen? Hindi sila lumuhod sa gawa ng kaaway. Malakas ang loob nila kasi alam nila na kasama nila ang Diyos. But the good thing, napakaganda po nang nangyari, talagang literally sinamahan po sila ng ating pong Diyos. Sa mga pakikibaka po natin sa ating pananampalataya, tayuan lamang po natin ang ating pananampalataya and believe na kasama po natin ang ating pong Diyos. Sasamahan po tayo ng ating pong Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. And number four, the letter C na mahalagang eksena dito, yung the companionship they enjoyed. Yung companionship na meron po sila. Amen? Alam niyo po, isa sa magandang bagay, yung magkaroon po tayo ng kakumpanyon na may takot at pananampalataya sa Diyos. Basahin po natin Daniel chapter 3 verse 24 to 28. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Amen? Kasama nila ang ating pong Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, napakaganda na magkaroon po tayo ng mga kakumpanyon, ng mga kaibigan na may takot po sa ating pong Diyos. Magkaroon tayo ng kaibigan na ang nasa gitna po natin lagi ay ang ating Panginoon. Kasi anumang mga sitwasyon ang pagdaanan po natin sa ating mga buhay, alam mo na meron kang kaibigan na may takot sa Diyos na tutulong sa iyo. Hello? Amen? Magkaroon tayo ng Pastor Rodel na kaibigan, Pastor James, Pastor Darren, di ba? Pastor Ariel, at ang bawat isa ng mga mananampalataya, magkaroon tayo. Upang sa gayon, mas mapadali po yung pagsubok na pinagdadaanan po natin. Alam mo, di ba? Alam mo sa sarili mo na kapag ka ikaw ay pagsubok, meron kang malalapitan na tutulong sa iyo. Ngayon, kung ang kaibigan natin, mga kapatid, tandaan po ito, kung ang kaibigan natin ay walang takot sa Diyos, hindi mananampalataya. Kapag may problema ka, anong sasabihin sa iyo? Brad, iinom na lang natin. Di ba? Para mawala ang problema mo at makalimutan mo. Di ba? Ganun yung mga lagi po nating naririnig eh. Pero after that, pagkagising mo sa umaga, panibagong problema na naman ang dinala sa iyo. Masakit na ulo mo, wala ka pang pera kasi pinabili niyo ng alak. Yung problema mo na solusyunan ng problema ang naging sagot, naging problema din. Mas dumagdag pa ang problema. Ang mali, kapag sinundan po natin ang mali, ang bunga niyan mali. Malaking mali. Magiging patong-patong ang problema. Ngayon, kung ikaw sa sarili mo, meron kang kaibigan, kagaya ni Shadrach, ni Meshach at Abednego, talagang they stick to one eh. Amen? Talagang magbe-best friend sila.
hanggang kamatayan magkakasama sila. At ang maganda sa pagkakaibigan po nila, na nasa gitna po nila ang ating Panginoon, kasama po nila ang ating pong Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, inang maganda, magkaroon tayo ng mga kaibigan, mga kapatid, na may takot sa Diyos, na matutulungan po tayo kapag dumaraan po ang ating pananampalataya sa pagsubok. Amen? Kasi once na ang nagpayo sa atin, hindi mananampalataya, lalaking lalo ang problema po natin. Kaya maghanap po tayo ng Shadrach, Meshach at Abednego sa ating mga buhay. Amen? Upang sa gayon, mas madali po nating masolusyunan, matayuan po natin ng matatag ang ating pong pananampalataya sa ating pong Diyos. Amen? Next po, what can we learn in the life of Shadrach, Meshach, at Abednego? Ano ba yung matututunan po natin sa kanilang buhay at matutunan po natin? Una, they stood up in their faith to God. They stood firm in their faith to God. Talaga tinayuan nila ang kanilang pananampalataya sa ating pong Diyos. Na pwede po nating matutunan po ito. Na tayo rin sa even in life and death situation ng ating mga buhay, even doon sa malalaking problema na pinagdaraanan po natin, tayuan po natin ng matatag ang pananampalataya po natin. Amen? Iyan po yung isa sa mga dapat meron tayo, yung talagang maging malakas po ang ating pananampalataya, kasi talagang along the way, patungo, papalapit sa ating Panginoon, marami po tayong mga pagsubok na pagdaraanan pa sa ating pananampalataya. Hindi po ito isang pananakot. Ito po ay isang katotohanan ng buhay na tinuturuan tayo ng Diyos ngayon na maging matatag. Ngayon pa lamang ay handa na po natin ang ating mga sarili. Amen? Tayuan po natin ang pananampalataya po natin sa ating Panginoong Diyos. In Daniel chapter 3, 17 to 18, sabi niya, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na isasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Hindi po sila lumuhod sa gawa ng kaaway. Tinayuan po nila yung kanilang pananampalataya sa ating pong Diyos. God is teaching us right now to stand firm in our faith. Amen? Ang pananampalataya po kasi natin, di ba, talag, sabi po sa James po yata yun, di ba, na ang pananampalataya ay parang ginto na pinararaan sa apoy. Amen? James po yata yun, or 1 Peter, di ba, pararaanin sa apoy ang ating pong pananampalataya. Ito talaga, literally, dinaan sila sa apoy, yung kanilang pananampalataya. Amen? Talagang literal na pinadaan po sila at napatunayan na genuine, tapat ang kanilang pananampalataya sa ating pong Diyos. Amen? Ulitin ko po, lahat tayo, may mga pagsubok pa po tayo na pagdaraanan sa buhay, tayuan lamang po natin ang ating pananampalataya. Number two, they trust in God's power. Nagtiwala po sila sa kapangyarihan ng ating pong Diyos. Sabi po dito sa verse 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. In verse 26 to 27, lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang tatlo mula sa bugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni Bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan, hindi rin sila nag-amoy usok. Tingnan niyo po, yung katiwala, yung kawal na naghagis po kay Shadrach, Meshach at Abednego doon sa
sa naglalagab lang na pugon, nasunog. Di ba? Pero itong tatlo, talagang nag-through the fire sila, ano? Naglaro sila ng apoy, ano? Amen po ba? Naglaro sila ng apoy. Pero nagtiwala sila sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang nangyari? Hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon at niligtas po sila mula sa naglalagablab na pugon. They trust in God's power. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos sa umaga po na ito na anumang pagsubok ang pagdaanan po natin, we need to trust God's power. Pagtiwalaan po natin ang kapangyarihan at ang magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Tandaan po natin, laging may magagawa ang Diyos at walang imposible sa Diyos. All we need to do is to trust in Him. Magtiwala tayo sa kayang gawin ng Diyos sa mga pagsubok at testings na dumadaan sa ating mga buhay. Amen? Anong pagsubok natin ngayon? Anong mga titinding pagsubok ang pinagdaraanan mo ngayon, kapatid? Amen. Life or death situation? Matindi bang pagsubok yan? Kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos ngayon na magtiwala sa kayang gawin ng Diyos. Walang imposible sa ating pong Panginoon. Meron nga, di bang kanta, yung dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos eh, sa buhay natin. Amen? Never abandoned and forsaking them. Hindi sila iniwan ni pinabayaan ng ating pong Diyos. Daniel chapter 3, 25 to 27. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog at ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos? Ito po yung binasa po natin kanina. Lumabas nga sila tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanilang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan sila mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan, hindi rin sila nag-amoy usok. Hindi sila iniwan at pinabayaan ng Diyos. Sinamahan sila ng Diyos na maglaro ng apoy. Amen? Di ba? Sinamahan sila ng ating Panginoon. Isipin natin tayo, nandun tayo sa loob ng naglalagablab na apoy kasama natin ng Diyos. Sarap, napakasarap sigurong imagine nyo nung hindi ka nasusunog. Misan nga po, puro lang yung natin, napapaso pa tayo. Di ba? Pero ito, naglalaro sila sa loob ng apoy. Kasama nila ang Diyos. Ang sarap imagine nyo na nandun tayo. Kagaya tayo nila Shadrach, Meshach at Abednego. Amen? Tandaan po natin, hindi po sila, sinamahan po sila ng Diyos. Hindi sila iniwan, ipinabayaan ng ating pong Panginoon. Patid, sabihin mo sa katabi mo ngayon, hindi ka iiwan, ni pababayaan ng Panginoon. Amen? Sige po, sabihin po natin, kapatid, hindi ka iiwan, ipababayaan ng Panginoon. Ano man ang pagsubok mo sa buhay mo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Laging tapat, no? Laging mahabagi ng Diyos sa buhay po natin. Hindi niya hahayaan na ang kanyang mga anak ay mag-suffer ng mahirapan. Tutulungan tayo ng ating pong Diyos. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, totoo po niyan, pag nandoon tayo sa sitwasyon na ganun, mahirap eh. Doon ka sa testing of faith, totoo niyan, mahirap eh. Naalala ko po, meron pong isa akong mine-mentor dati.
Accountant po siya. Siya po isang accountant. Nagtatrabaho po siya sa isang kwarihan at siya po yung accountant po doon. Mananampalataya po siya. Sabi po niya, "Kuya, ano ang gagawin? Ano ang gagawin ko, kuya?" Sabi sa akin. Bakit? Kasi yung boss daw niya, laging dinadaya yung kanilang report. Siguro dinadagdagan ng mga expenses para mas malaki yung kickback po nila. "Kuya, ano ba gagawin ko?" Sabi niya sa akin. Kasi mahirap po talagang magpayo eh. Parang kapag nandun ka sa sitwasyon po na yun, masasabi mo ba na hindi mo susundin yung ano mo? Hindi mo susundin yung amo mo? Mapipilitan ka talagang sundin eh. Diba? Alam niyo po yung ginawa niya? Nag-aral po siya, nag-teacher na lang po siya ngayon. O doon, wala pong nagdidikta sa kanya na gumawa ng mali. Ganun po yung ginawa po. Sabi ko, ano bang pwede natin gawin? Sabi niya, nahihirap, nai-stress ako sa work ko. Sabi ko niya, kasi labag sa pananampalataya ko to eh. Yung ginagawa ko, sabi niya sa akin. Ano magandang gawin? Siya na rin po nagsuggest, "Kuya, mag-aaral na lang ako, magti-teacher na lang ako." Ngayon, teacher po siya ng accounting. Eh, wala pong nag-ano sa kanya. Wala pong nagsasabi sa kanya na mandaya siya. At napadali pa yung trabaho po niya. Nagkaroon siya ng peace of mind sa kanyang kaisipan, nagkaroon siya ng kapayapaan kasi alam niya na nilalakaran niya yung daang matuwid patungo sa ating Panginoon. Alam niya, mahirap. Kaya nga nandyan ang Panginoon eh, upang tulungan po tayo. Kasi kung sa sarili lamang po natin kapamamaraanan, mahirap po mga kapatid. Mahirap talaga na labanan yung mga ganitong sitwasyon. Kaya nga nandyan ang Panginoon, hindi tayo iniiwan ni pinapabayaan ng ating Diyos. Amen? And lastly, number 4, God rewarded their faith. Ni-reward ng Lord yung kanilang pananampalataya. Yung kanilang katapatan, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang commitment sa ating Diyos ay ni-reward ng ating Panginoon. In Daniel chapter 3, 28-30, dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kapag ipinag-uutos ko, sabi niya, kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sinabi ni sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Tingnan niyo po mabuti ang sabi niya dito, no? Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Yung Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay siya pong Diyos na kasama po natin ngayon. Ang Diyos na nagligtas po sa kanila ay ang Diyos na magliligtas po sa atin ngayon. Ang Diyos na sumama sa kanilang pagsubok, ang Diyos na sasama sa iyong pagsubok. Hindi tayo dapat matakot. God rewarded their faith. Ni-reward ng Diyos. Sabi po sa verse 30, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Ano pong makikita po nating mga blessings po dito? Una, number one, protection. Sinamahan sila ng Diyos, pinrotect sila ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, maging tapat lamang po tayo sa ating pananampalataya. Lagi po tayong poproteksyonan at sasamahan ng ating Panginoon. Totoo po yan. Amen? Totoo po yan. Promotion. Ano ang sabi doon? Itinaas sila sa tungkulin. Di ba? Pinromote sila ng ating Panginoon. Alam mo kapatid, gusto mong i-promote tayo? Ma-promote ka sa trabaho mo? Ma-promote ka sa sitwasyon mo ngayon? Maging tapat ka sa iyong pananampalataya?
tindigan mo ang pananampalataya mo. Hindi yung, hindi po yung ano, kapag nandyan lang yung boss mo, saka ka lang gagawa. Amen? Maging tapat tayo kahit walang nakakakita sa ating mga ginagawa, sa ating trabaho, lagi po nating tatandaan na meron pong nakakakita sa atin. Yun po ang ating pong Diyos. Amen? Gusto mo i-promote ka ng Diyos? Yun po din na gusto ng promotion, gusto ng increase sa buhay niya. Gusto niya ng increase sa kanyang sahod, maging tapat po tayo sa ating ginagawang paglilingkod at pananampalataya sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, naalala ko po ako dati. Alam niyo po yung kauna-unahan kong ministry sa church before. Nung sa church po namin sa Kalumpit. Kauna-unahan ko pong ministry doon. Lagi ko pong kinikwento sa mga kabataan po natin dito po sa RCF Malolos. Alam niyo po, taga-linis po ako ng CR at taga-paglinis po ng mga upuan. Taga-ayos po ako. Iyon po. Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, iyon po yung aking talagang naging tapat po ako doon. Sinasabi ko po, naging tapat po ako doon sa ginagawa ko. And later on, talagang unti-unti nile-level up ng Panginoon yung aking pong buhay at yung aking pong ministry, yung paglilingkod sa Diyos. Nagsimula po ako doon sa taga-ayos ng upuan, taga-linis ng siya. And but praise the Lord, ngayon po, napromote po ako ng Diyos. Ngayon po, nagahayag na ako ng salita po ng Diyos sa bawat isa. Amen? Maging tapat lamang po tayo eh sa ating pong ginagawang trabaho sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At lalong-lalo na sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Pagpapalain ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. May gagawing matindi ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Maging tapat ka lamang sa pananampalataya mo. At yung number three is yung provision. Ang ato yung provision. Siyempre, dahil na-promote na sila, lumaki na yung sahod nila, nagkaroon na ng increase, hindi na sila nagugutom. Diba? Hindi na sila nahihirapan sa kanilang binibili. Diba? God provided them lahat ng kanilang mga pangangailangan nang dahil sa kanilang pagiging tapat sa ating Panginoon. Amen po ba? Protection, promotion, and provision sa ating mga buhay. Sama na po natin dyan yung peace, yung kapayapaan. Diba? Yung matinding kapayapaan, the peace that passeth all understanding. Ano? Yung matinding kapayapaan sa buhay po natin. Iyon yung isa sa magandang blessings na natanggap po natin sa ating Diyos. Payapa ka kasi alam mo, tapat ka sa iyong pananampalataya. Pero you know what? What the great, ano yung magpinakamatinding blessing na natamasa nila sa Diyos? Bukod sa protection, promotion, provision, and peace. Yung ginamit sila ng Diyos, ginamit ang kanilang sitwasyon upang ang mga tao na nagpe-persecute sa kanila, umuusig sa kanilang pananampalataya, ay makakilala sa ating Panginoon. Alam niyo po, after that story, si Haring Nebuchadnezzar sumambat na nanampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah! Apakatindi, ano? Ginamit ng Diyos yung kanilang sitwasyon, yung kanilang pagsubok, even yung mga taong nagpe-persecute sa kanila para makakilala sa ating Panginoon. Alam mo, pinepersecute ka ngayon, tinetest ng mga kapitbahay mo, ng katrabaho mo, no? Yung pananampalataya mo. Tindigan po natin ang pananampalataya po natin. Baka kapag napatunayan po natin sa kanila na buhay ang Diyos sa buhay po natin, sila mismo sasambat mananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Yung nag-move forward po tayo nang meron, nagiging fruitful po ang ating pong mga buhay. Nang meron pong mga tao na nabibless sa ating pong mga buhay. Amen? Yun po yung the best. Yun po yung pinaka-the best na mararanasan po natin sa ating pong Panginoon. Alam niyo bakit daw po binabalibag ang mangga? Bakit daw po binabato yung mangga? Kasi mabunga. At yung mga tao na bumabato ay gustong makatikim ng bunga mo. Kaya ka binabalibag ngayon, kapatid, ng mga pagsubok ng mga tao yung pananampalataya mo kasi mabunga ang pananampalataya mo.
at yung mga tao na bumabalibag sa pananampalataya mo, bumabato sa pananampalataya mo, gustong makatikim ng bunga mo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Ano pong kailangan natin gawin? Maging tapat tayo sa pananampalataya na tinanggap po natin sa ating pong Diyos. Nandito na po tayo, mga kapatid. Tinanggap na natin. Ginagawa na natin. Maging tapat na tayo sa ating ginagawa. Amen? Nandito na tayo eh. Diba? Kung kailan ba huli, saka pa tayo susuko? Hindi. Tindigan na po natin, panghawakan na po natin ang ating pong pananampalataya sa Diyos. Kagaya ng ginawa ni na Shadrach, Meshach, at Abednego. Bilang pagkatapos po, sa Matthew chapter 24, verse 9 to 13. Mateo 24, 9 to 13. Excuse me po. Sabi po dito ay, pagkatapos ay kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ito po ay nangungusap para po sa mga mananampalataya. Amen? Ngunit, in verse 13, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sa pagsunod po natin sa ating Diyos, maraming mga pagsubok po tayong pagdadaanan. Ngunit, sabi po ito, maraming mga mananampalataya ang manlalamig ng dahil sa kanilang sitwasyon na nararanasan sa kanilang mga buhay. Marami ang maliligaw. Ngunit anong sabi ng ating Panginoon? Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen, di ba? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, manatili kang tapat, kapatid? Kung asawa mo man yan, sabihin mo, Han, manatili kang tapat. Manatili tayong tapat sa ating pananampalataya sa ating pong Diyos. At ito po, last verse, 1 Timothy 6 verse 12. Sabi po dito, 1 Timothy 6:12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sabi niya, ipaglaban mo. Diba? Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Yung pananampalataya na meron ka. Huwag mong hayaan na makuha ni Satan yung bato na pinanghahawakan mo. Amen? Huwag mong hayaan na makuha. Kasi treasure po yan, yung pananampalataya natin tinanggap sa ating Panginoon. Treasure po yan natin. Huwag mong hayaan na maagaw ni Satan yung treasure na tinanggap po natin sa ating Panginoon. Ipaglaban mo. Pag sinabing ipaglaban, yung hanggang kamatayan, magiging tapat ka sa pananampalataya na meron. And last, sabi po dito, ito po, dito na po tayo magtatapos. Once you bow or worship Satan here on earth, someday you will be burned in hell. But if you allow yourself to be burned here on earth, just to refuse to bow and worship Satan, someday you will receive the eternal glory of God. Amen? Amen po ba? Kapag nag-bow ka kay Satan dito sa lupa, expect mo na someday darating mapupunta ka sa hell. Pero kung kinakailangan mo na masunog dito sa lupa para lamang huwag kang sumamba kay Satan, someday darating ang araw, we will receive the eternal glory of God. Bow or burn. Burn or bow. Amen? Mamili po tayo. Bow or burn? Or burn eternal glory of God. Amen? Tayo pong natin yung manalangin. Amang Diyos, salamat po sa mga salita mo na aming pong napagbulay-bulayan, napag-aralan sa umaga po na ito. Salamat po, O Diyos, sa buhay ni na Shadrach, Meshach, at na Abednego, na kung saan tinutulungan at tinuturuan po kami
na tindigan, tayuan yung pananampalataya na meron po kami, Panginoon. Tinuturuan po kami na ipaglaban, Panginoon, yung pananampalataya na tinanggap po namin dito po, Panginoon, sa iyo. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo na aming pong napag-aralan ngayon. Nawa ang bawat salita na ito, bawat titik, bawat letra, Panginoon, tumimo sa aming mga puso at isipan. Upang sa gayon, sa kabila ng mga pagsubok na maranasan po namin, magamit po namin ito as an instrument, Lord, upang mapagtagumpayan po namin yung mga pagsubok sa aming pong pananampalataya. Lord, sa paglapit po namin sa iyo, patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon. As we move forward, Panginoon, patungo doon sa glory at sa kaharian mo, Panginoon, samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at kayo po ang siyang manguna sa aming po mga buhay. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa na kabahagi sa gawain po nito, yung mga kapatid po namin dito po sa UAE, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, dalangin po namin na patuloy yung pagsama mo sa kanila pong mga buhay. Lord, mas mahirap yung kanilang pinagdaraanan sapagkat ang iba po sa kanila ay nalalayo sa kanilang pamilya. Ngunit alam ko po, O Diyos, na kayo po ang Diyos na nasasama sa kanila, na magko-comfort sa kanila, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa lahat ng mga salita mo na aming napag-aralan sa umaga po na ito. We thank you. We glorify your name in Jesus' mighty name. Lahat po tayo magsabi ng amen and amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah.